Okay. Iba't padala po yan, Idol Rafi, ng iba't ibang At kumpanya marami po. pa. Marami po yan, Idol Rafi. At ang natanggap namin impormasyon ay napakatagal ng panahon. Palaging patay sindi ang ilaw dyan. Kuryente dyan sa Oriental Mindoro. At ang pangalan ng electric company ay Ormeco, Oriental Mindoro Electric Cooperative. Ang general manager ay si Engineer Humphrey Dolor. Ang kanilang mayor ay si Malu Murillo, Calapan City, Oriental Mindoro. Ang kanilang governor ay si Yumerlito Bones Dolor, Oriental Mindoro. Magkamag-anak ata itong si general manager at saka itong si governor sa impormasyon na natanggap natin. Yes po. Tama? Tama po. Magkamag-anak, magkapatid. Yes po, na-confirm po natin. Confirm. Kapatid. At yung kanilang, congressman, i-ready lang natin, 1st District Oriental Mindoro, si Congressman Arnan Panaligan. Now, pwede mo natin makausap yung isa mga complainant, Odette? Yan po, nasa linya na po. Nasa linya telepono? Si Bern Joseph Bekimon, Persia. Sir Bern, magandang hapon po, Sir Bern. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po, Sherry. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon po, Senator. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon na kayo po'y makapanayam dito. So, Sir Bern, pwede ba pakikwento sa amin gaano katagal itong problemang palaging brownout dyan sa inyong lugar? Opo. Alam naman po natin, Senator, na medyo matagal na po ito. In fact, nagkaroon na po kayo ng usapan itong noong nakaraang taon ata with Ormeco. And ang nangyayari po kasi is palala ng palala. Ito pong nagdaang mga buwan, especially ito, magdadalawang buwan na mahigit po, na ang sitwasyon po ng kuryente dito ay palala ng palala dahil po sa ginagawang load shedding ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco. Ang load shedding po ito ay nagresulta ng rotational brownout sa iba't ibang marakayan sa Oriental Mindoro. Ang Oriental Mindoro po ay binubuo ng isang lungsod, ito po ang lungsod ng Calapan, at 14 pa mga bayan. Ang nangyayari po is nagiging rotational po ang brownout na noong po una ay tumatagal lamang ng ilang oras, 3 oras, okay lang po yun, isang beses sa araw, 3 oras. Pero nito po mga nagdaang June and July ay may mga lugar na po na tumatagal na 3 oras, 5 oras, 6 oras, at sa ibang lugar po kagaya ng Puerto Galera, kalimitan po ay nasa 12 oras hanggang masigit pa ang nangyayaring brownout po, Senator. Ang paliwanag po dito ng Ormeco ay dahil po hindi kayang suplayan ng tamang voltage o tamang supply ng kuryente na makakatustos sa pangangailangan ng mga bayang ito, kaya nagkakaroon po ng load shedding. May power producer po sila na natapos na yung kontrata, kaya nitong nakaraang linggong dalawa ay talaga pong araw-araw na palala ng palala po ang brownout. Nakatulad, dati po ay okay lang yung isang beses isang araw, subalit po yung 3 beses, 2 beses sa araw na mahahabang brownout, talaga naman pong apektado na hindi lamang po ang kabuhayan at mga negosyo dito, ngayon din po ang mga nasisirang appliances kasi po biglang mamatay, biglang mabubuhay. Isa pa rin po sa mga reklamo ng mga taga dito ay ang pataas na bill ng kuryente. Gayun naman po ay palagi naman po walang kuryente, pero pataas na pataas ang bill ng kuryente. Ormeco po ay gumagawa naman ng solusyon dito dahil po ako po ay hindi naman nagre-reklamo lamang. Ako po ay tumitingin ng pagbabalanse sa sitwasyon. Kahapon po lamang, Senator, ay nagpirma po sila, nagkaroon po ng lagdaan ng kontrata sa isang bagong power provider, ang Ormeco, na makapagpo-provide daw po ng mid-term solution o interim solution sa problemang ito na makapagpapailaw sa 6 na bayan ng Mindoro. So, parang ilang megawatts na lang yung magiging deficit, okay, o kapulangan. Sir Bern, makasigit. Gaano katagal na itong problema? Yan, malala ko na. I think a year or so, couple of years siguro, nakausap ko na nga itong Ormeco at nangako sila na ayusin yung problema. So, sa pagkakaalam ninyo, how long has this been going on, yung frequent brownout?
Ang frequent brownouts po ay nagsimula ng pagkatapos po ng eleksyon. Tanda-tanda po namin Hunyo, buwan po ng Hunyo. Halos araw-araw po yan, Senator. Ito po ay evident sa isinend ko po na mga files sa inyong programa. Kapatid, this election po, how about the years before the this past election? The years before, ganun na rin po. Mga bata pa lang po kami, problema na po iyon. Ang kuryente po dito, mga bata pa po kami, ay problema na talaga ito. Okay, pero, so ibig sabihin, Ormeco na po iyon. Bata pa kayo, so siguro, how old are you, sir, if I may ask? I'm 36 po. I'm 36 so ibig sabihin, old, mga 10 years old ka pa lang, meron ng problema sa brownout. Okay, so ibig sabihin, 26 years ago, parang dalawang dekadang mahigit. Opo, nakasalayan na nga po namin ang brownout. Yung nga lang po, habang tumatagal, ay parang mas palala po ng palala yung nangyayaring brownout. Salit na gagawin po nila ng paraan, medyo mahihaya sila at gagawa ng remedyo, pinapabayaan lang hanggang sa lumalala. Nga, sandali lang po, sir, ha? Kakausapin natin si Engineer Humphrey Dolor, yung general manager ng Ormeco. I believe I talked to this gentleman a year or so ago, if I'm not mistaken. Engineer Dolor, magandang hapon po, sir. Engineer. Hello, sir. Senator, magandang hapon po. Engineer, itong problema ng frequent brownout dyan po sa inyong lugar, hanggang ngayon po, hindi pa rin ma-address itong mga residente ninyo dyan. Sawang-sawa na po, pagod na po, nakakaawa na po. At ang nakakaawa talaga dito ay yung mga estudyante, nakita ko kanina sa video, gusto mag-aral nung bata, mag-drawing, hindi siya maka-drawing, walang ilaw at ginagamit lamang yung cellphone light para mailawan yung kanyang ginagawang pagdo-drawing, etc. Ano pong reaction niyo po dito, General Manager? Bakit hanggang ngayon po hindi nabibigyan solusyon itong problema ito at bagkus lumalala pa raw po, sabi po ni Mr. Bern Joseph Persia, sir? Okay po. Magandang araw po, Mr. Persia. Ano po? Hindi naman po itinatanggi ng Ormeco na talaga naman po nagkaroon ng malaking problema ngayon ang Ormeco. Bagamat ito po ay nangyayari na ng matagal ng panahon. Ano po? Opo. Ang akin po masasabi rito ay dahil po tayo talaga ay nagkaroon ng problema pagdating sa supply ng ating mga independent power supplier. Dahil po buhat po nung nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga fuel, nagkaroon na po ng problema sila sa cash flow nila. At nagkaroon na rin po ng problema sila dahil ang subsidiya po, ng dahil po yung ibang mga isang planta namin ay nagkaroon na ng control operations. Ang ibig sabihin po nun, sir, yung dati nilang laki ng kanilang planta na tumatakbo ng 24 oras, yun po ay pinaiklin na nila dahil nagtitipid na po sila sa fuel dahil na rin po sa pagmahal po ng presyo nito. At kung malalaman lang po natin, tayo po ay nasa ano po, nasa off-grid. Tayo ibig sabihin, 70% po ng ating fuel ay subsidized ng gobyerno. At sa kasalukuyan po, ito po yung nagiging malaking hamon sa ating mga independent power producer na makabili ng fuel sapagkat sabi nila, sila daw po ay nahihirapan din sa kanilang connection, sa kanilang... Okay. Sir, makasingit sir, before we run out of time. So, ano po yung balak ninyong gawin para masolusyonan po itong problema na mahigit dalawang dekada na nangyayari as far as Bern Joseph Persia is concerned? At lalong lumalala pa raw as years goes by. Sa ngayon, sir, medyo may maganda na pong balita tayo dahil una nga po. Sir, direct to the point. Ano po yung magandang balita po, sir? Direct to the point, please, sir. Opo, sir. Meron na po tayong mga emergency power procurement na ginawa. Nag-sign na po tayo doon sa 22.2 megawatt natin na power supply agreement. At ito po ay habang iniintay natin yung long-term solution natin. Ito pong 42 megawatt po natin na magiging... Okay, sir. Sorry, sir. Okay. So meron na kayong 22.2 megawatt. Tapos long-term yes, solution ito na add dyan sa inyong Ormeco Cooperative, yes, whatever sir. You call that company that you have right now. Now, yes, will this stop the problem? Will this solve the problem na wala na po mangyaring brownout? Yes or no lamang yes, po, sir? Sir? Yes or no lamang po?
Yes sir. Hopefully po may stop na po ito. Actually sa kasalukuyan no, sir, no sir, no sir. I wouldn't accept the answer hopefully. So hopefully ibig sabihin hindi kayo sure. So ang gusto ko sir, definite, sure ka na hindi na magkakaroon ng brownout by next year or 2 years from now or next month. Dahil kapag hindi sir, abay, naglulokohan lang po ko tayo. Niloloko niyo po yung mga taong bayan ng Mindoro, pati po ako, niloloko niyo po. Okay, sir, ganito po. Ang supply po problem po natin na isa sa mga causes ng brownout. So pagdating sa supply, maaari po ito ay hindi na maging dahilan. Okay, sir, listen to me and listen good and listen carefully. Kanina, nagbigay ka ng mga dahilan kung bakit nagkakaproblema ng brownout dyan sa inyong lugar. Yes, sir. And bakit hindi na-handle ng Ormeco yung problem. Isa na nga doon, sabi mo, yung mga independent power suppliers, fuel problem, nagkaroon ng crisis sa langis, etc. Pero sir, 2 decades ago, palagi na lang bang may problema sa independent power supplier? Palagi na lang bang may problema, may crisis sa langis? Heck no! Hindi pwedeng gamitin dahilan niya, sir. Sir, listen, makinig muna kayo, sir. Kanina, sir, pinabayaan ko kayo magsalita na pagkahaba-haba. Ako naman, sir. Hindi na problema yan ng mga consumer. Ang problema ng mga consumer is nagbabayad sila ng kanilang bill, dapat nabibigyan sila ng tamang kuryente. Okay? It is unacceptable, sir. And I will not. Me as the committee chairman of energy sa Senado, hindi ako papayag. Ipatatawag ko kayong lahat sa Senado, siguro magpa-file ako ng resolution, magkakanda kami ng investigation in aid of legislation para mapahinto na to once and for all. Abusado na ho yan, sir, kayo eh. Sorry, sir, ha. Pang-abuso na to, panduloko na itong ginagawa nyo sa mga tao nyo dyan sa Mindoro. Kawalang hiya na po to, sir. Pakapala ng mukha, sir. Promise, sir. Sorry, sir, ha. Ang kakapal po ng mukha nyo dyan. Sorry, sir. Sorry again. Napakawalang hiya na po talaga. Balasubas na, sir. Kasi, sir, kung talaga manipis ang mukha nyo dyan lahat, eh sana, sir, ginawa nyo ng paraan to. Dahil kung hindi nyo kayang gawa ng paraan, di wag na kayong pagpatuloy ng operasyon para maging supplier ng kuryente, distributor ng kuryente sa Mindoro. Hindi nyo pala kaya, sir, eh. Mag-fold up na lang kayo. Ibigay nyo na yan sa iba. Kumpanya na kaya panindigan o kayang mag-supply ng tamang kuryente sa tamang mga oras. Di ba, sir? More than 2 decades, sir. Sabi nga ni Mr. Presya, 15 years old pa lang, tinatang siya, ngayon 36 siya, bata pa lang daw siya. So sabi ko, 10 years old pa halimbawa, wala nang kuryente, nagkakaproblema sa kuryente, ngayon 36 siya. So 26 years ago pa ang problema, sir. How long have you been there as a general manager, Mr. Dolor? 2 months pa lang, sir. 2 months. Before you, sino po yung mga general manager dyan? Madami, sir. Isa po yung kausap nyo dati last year. Opo. And I understand, ang mayari ho ata niyan, sir, si Governor? Ano po, sir? Si Governor ho ba? Isa sa mga mayari ng kumpanya? Wala po, totoo yan, sir. Wala pong may-ari ang politiko dito, sir. Puro independent power producer po sila, sir. Okay, pero tama ba na ikaw at si Governor ay magkapatid? Mali. Tama po, sir. Tama po. Okay, anong reaction ni Governor? Walang ginagawa si Gov sa problema ng kanyang mga constituents? Sir, sumulat na po sila sa amin, sir. For the... bibigyan na po nila kami ng mga warnings at saka teka muna sir. So sorry sir, sorry for this word sir, that's bullshit. Kapatid ka eh, susulat-sulat pa. Ang gagawin na tatawagan ng tol. Ano ba itong nangyari dito? Ang tagal-tagal na itong problema sa brownout. Kawawa naman itong mga constituents ko, mga butante ko to. Ayusin niyo to, tol. Ano sulat-sulat? Bullshit. Sorry, sir. Yun na nga po sir ang ginagawa, sir. Yun na nga po. Kaya nga, wag mo ibigay sa amin yung dahilan, sir, na sumulat na. Parang pinapahaba nyo lang, nililist nyo lang po yung pinaka-issue dito. Ang pinaka-issue, sir, kayo po ay naging pabaya because siguro, alam nyo, na malakas ang kapit nyo dyan na hindi kayo mapaparusahan, hindi kayo masisita dahil kataas-taasan sa LGU ang connection nyo dyan. You being the brother of the governor. Although, maaaring wala nga kinalaman si governor sa mga brownout dyan, pero
Just the same, kung gugustuhin niya, meron dapat siyang magawa dito o nagawa as the governor. Kung akong governor dyan, sir, baka pinagsisipa ako na kayo lahat dyan. Sorry. Totoo, sir. Patatawag ko kayo sa opisina ko, isa-isa ko kayong batukan at tadyakan. Di ba, sir? Sorry again, sir, ha? So, sir. Okay na po, sir. Engineer. Oh, tama. Very good. Thank you. So, kailan po maasahan nitong mga naghihikaw sa kinakawawa nyo ng mga residente ng Mindoro na para itong problema sa brownout ay matigil na once and for all? Ito na po, sir. Meron na po kami solusyon. Nakapag-sign na po tayo ng emergency procurement. Ito po yung running pa this August 6. Mag-start na po ito. And then by June 2023 po, ando na po yung ating medium-term solution po. Another 40 megawatt po yon. So hopefully po by 2026 as per Transco, 2026 na po yung interconnection. 2026 po yung pa, so ibig sabihin 22, 3, 4, 5, 6, 4 years pa magdurusa ang mga taga Mindoro? Hindi po, sir. Hindi po yon. Hindi po ganun. Sabi mo kasi by 2026. By August 6, sir, ngayong buwan na to, tatakbo na po itong bagong power procurement natin. Opo. At by August 23 po, magkakaroon po tayo ng additional 40 megawatt. So, a total of 60 megawatt po yan, sir. Hanggang 2026 po. So, yung 2026 po na yon, inaasahan natin na magkakaroon na ng interconnection ang Mindoro Island to Luzon Grid. So, yun po yung timeline natin. Okay. Sir, ganito na paiksin natin. Huwag niyo ako bigyan ng mga technical reasons, okay? I'm not very good in mga technicalities na minimension mo. Yes, sir. Alam ko lang, sir, kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, I want this solved dapat within this year. Kapag hindi nyo kaya, sir, huwag na ako kayo maging supplier ng kuryente dyan. Mag-resign na kayo, magsilayas na kayo dyan. Kasi 26 years nyo na pinapahirapan ng mga tao dyan. Ang kakapal po na mukha nyo, sir. Alam nyo, sir, kayo po yung sinasabi ko nung panahon. Sorry, I'm already a senator, pero hindi ko babaguhin yung ugali ko pag susolve ng problem. Alam nyo, sir, yung mukha nyo, hindi kayo necessarily. Kukuha po ako ng samurai. Pag tinaga ko po yung mga mukha nyo, yung samurai po mapabali sa sobrang kapal na mukha nyo. Kayo dyan, hindi naman po lahat. Siguro ilan sa inyo dyan. Kasama na po yung mga padrino nyo. Di ba, sir? Sandila po, sir, ha? Engineer. Pasensya na po, engineer. Director Mario Marasigan. Ako na po yan. Director, Papa. Electric Power Industry Management Bureau, DOE. Magandang hapon po, Director Marasigan. Magandang hapon po, Senator Tul po. Lalong-lalo na po sa inyo, mga taga-subaybay. Opo. Director, 2 decades ago, or more than 2 decades ago pa, itong problema ng patay-sindi ng ilaw dyan sa Ormeco, at maraming binigay ng mga dahilan si engineer, yung general manager, at hindi ko masyado naintindihan. Ang maintindihan ko lang at maintindihan po ng mga taga Mindoro is kailan po mapatigil itong kanilang kalbaryo, kailan na po mag-stop ito. Can you please help us? Maraming salamat po doon sa inyong katanungan. Ganito nga po, lumapit na nga po sa amin ang Ormeco. At nag-communicate na rin po sa amin ang local government ng Oriental Mindoro regarding sa problem nila dyan. And alam naman po namin yan dahil nakapag-conduct na po kami ng audit ng ating distribution na facilities. So meron na po kami mga recommendation. Ang nangyari lang po, yung pong mga ibang recommendation natin noon, in fairness po kay OICDM Dolor, ay hindi po isa katuparan ng mga nakaraang leadership po ng ating Ormeco. Bakit po hindi na isa katuparan, sir, yung recommendation ninyo? Ano pong reason nila? Hindi ko po talos lahat kung ano yung mga rason, ano po. Kasi combination po yun ng technical at saka ng procurement ng supply. Sorry, sir, baka let me cut off again. Once in a while, kakut off ako para makafollow ako. So, hindi naman po magbibigay ng recommendation ang DOE pag alam nila na hindi kayang gawin ng electric power company. Am I right or am I right? Tama po kayo. Oh, so therefore, kapag hindi po nila sinunod yung... Sa gawa po ng ating distribution utility. Exactly. Now, kung hindi nila kayang gawin yung inyong recommendation, then dapat meron silang sanction, may parusa sila or tanggal sila lisensya or mag-elect ng bagong electric company na makapag-deliver dun sa recommendation ninyo.
Yun po ay naaayon naman po yun sa regulatory function po ng ating Energy Regulatory Commission. Pero ang Department of Energy po ay masusi po natin, binabantayan naman yung operation diyan, at dahil nang ginagawan nga po natin ang hindi lang pagbibigay gabay, kundi yung pong tamang direksyon kung paano natin i-ooperate yan. So kasalukuyan po, yung pong immediate problem, yun pong ngayong problema, kahapon lang po ay dinesign namin yung ire-recommenda ulit namin sa Ormeco para yun na po yung final recommendation namin sana, okay. Nasundin sana ng Ormeco. Okay.